Narito ang isa sa mga paraan upang ikaw ay makakuha ng tunay na pangil ng kidlat. Lahat ng bagay sa ating mundo ay may mutsa. Ito ang tinatawag na mutsa ng kalikasan na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Pagmasdang mabuti ang tunay o lehitimong pangil ng kidlat na bihira lang makuha at tanging may busilak lamang na puso ang makakakuha nito. Ang pangil ng kidlat ay isa sa mga mutsa ng kalikasan na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Sa mga taong nakakapanood nito na bukas ang third eye ay siguradong nakikita nila ang aura nito. Bukod sa aura ay nakikita din nila ang gabay nito kahit nasa video lang at maging sa larawan ay nakikita pa rin nila ang mga ito. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang paraan kung paano nga ba ito makuha, ano ang katangian nito at ang kapangyarihan na taglay ng mutyang ito. Pag-usapan din natin kung paano ito alagaan o ang wastong pag-aalaga nito. Pagmasdang mabuti kung may nakikita ba kayo at kung ano-ano ang nakikita ninyong kulay o aura ng mutyang ito, makikita din ninyo ang gabay nito kapag ang third eye ninyo ay nasa mataas na antas na. Ang mutyang ito ay subok na pangontra lalo na sa panggamutan dahil ang mga masasamang elemento ay takot na takot dito gaya ng mangkukulam, masasamang engkanto, maligno at kung sino-sino pang may mga masasamang hangarin. Ang kailangan lang ay dapat malaman mo kung paano ito gamitin upang mapagana mo at magamit ng ganap ang tunay na taglay nitong kakayahan o kapangyarihan. Napakalakas ng mutyang ito na maaaring makapatay ng may mga matataas na antas na mangkukulam kaya naman lubos nilang kinatatakutan ang sinumang nagtataglay nito. Ngayon ay ihahayag ko ang lihim na salita o Latin para sa mutyang ito dahil hindi mo mapagana ang tunay na pangil ng kidlat kung hindi mo alam ang sekretong pangalan o ang sekretong Latin nito. Kayo ay binabalaan ko na huwag bumili ng mga ganitong bagay dahil nagkalat ang mga peke sa social media at kung saan-saan aking kaibigan. Sayang lang ang pera ninyo dahil ang tunay na mutsa ay hindi binibenta lalo na sa napakalaking halaga. Uulitin ko, hindi ito binibenta ngunit ito ay maaaring ibigay sa iyong kaibigan na itinuturing mo ng kapatid at kung sino man ang pinagkakatiwalaan mo dahil sa kanyang busilak na puso o may mabuting kalooban. Paano nga ba makukuha ang pangil ng kidlat? Sa pagkuha ng ngipin o pangil ng kidlat ay matatagpuan ito sa isang lugar o isang bagay na tinamaan ng kidlat. Ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng isang bagong hasang itak. Pagkatapos ay pahiran mo ng sukang gawa sa tebu o cane vinegar o di kaya'y lambanog. Siguraduhing ito ay totoong lambanog at hindi yung nabibili sa tindahan. Pagkatapos ay itusok o isaksak ang iyong itak sa parte o bahagi na tinamaan ng kidlat. At kung ikaw ay karapat-dapat ay kusang didikit ang mutsa o pangil ng kidlat sa talim ng iyong itak. Bukod dyan ay napakahalaga ang malaman mo ang lihim na Latin o ang pangalan ng kidlat. Dahil ito ang gagamitin ninyong salita upang tawagin ang mutsa ng kidlat, habang hinahawakan mo ang itak sa kanang kamay na nakabaon sa bagay na tinamaan ng kidlat ay usalin ang mga salitang ito. Tamang pagbigkas ng Latin ay asahang hindi ninyo makukuha ang pangil ng kidlat kaya naman mas maigi na magmensahe o mag-comment at nang maturuan kayo sa tamang paraan ng pagbigkas ng mga salitang ito. Kapag nagtataglay ka nito ay kakaroon ka ng di pangkaraniwang lakas at bilis na maaari mong gamitin sa kabutihan. Kung ikaw naman ay manggagamot o kumbetero ay mainam na may taglay ka nito dahil walang sino man ang makakatalo sa iyo maging demonyo, engkanto, maligno, mangkukulam, mambabarang, tiyanak, duwende, kapre, aswang, impakto at marami pang iba. Kapag kayo ay nakikipaglaban sa mga masasamang elemento ay maaari na ninyong utusan ang kidlat upang patayin ang kalaban sa pamamagitan ng kuryente na iyong pakawalan at makuryente na nito ang kalaban sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga lihim na salita nito.
Ikaw ay magiging malakas, maliksi at matagal mapagod kapag nagtataglay ka nito at marami ka pang matutuklasang bisa nito habang daladala mo ang mutyang ito. Tungkol naman sa paraan ng pangangalaga nito ay hanapin lamang ninyo sa isa sa aking mga video at nang malaman ninyo ang tamang paraan ng pangangalaga ng mutyang ito. Laging tandaan na ang mga itinuturo dito ay subok na pamamaraan, kaya naman ingatan ninyo ang mga salitang ito at gamitin ang nalalaman para sa kabutihan at tanging sa kabutihan lamang upang kayo ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng mahal nating Panginoong Diyos. Abangan po ninyo ang susunod kong video upang madagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa mga usapin o mga bagay na mahiwaga at sabay-sabay nating tuklasin ang lihim at mga kaganapan sa espiritual na daigdig. Maybach.